mga kalangga, mga ka-instik. Welcome back to our channel, Langga Instik Vlog. Kasama ko ngayon si Papa. So, our video for today, mga kalangga, nakikita nyo itong napaka-fresh na kalabasan ko. So, magluluto po tayo ng gisadong munggo na may kalabasa, mga kalangga. May twist po siya kasi may pritong isda. At siya, ay kasama ko po si Papa, nangunguha po siya ng ano pa? Buto ng kalabasa kasi itatanim po namin. So, ayun. Come here, mga kalangga. Come here. Hello. So, ayun siya. Napaka-fresh po niya. Ito pong kalabasang to, trivia lang. Bigay po to ng ni Papa, relatives. Isa sa mga relatives ni Papa dito. Fresh na po siya. Kinukuha ko lang talaga yung kanyang mga ibang mga balat kasi po parang medyo bulok-bulok yung balat. Kaya ayun. Kasi po maulan dito, mga kalangga, kaya gagawa tayo ng mainit na munggo. Ginisang munggo na may kalabasa. Buwan! So, may nahiwa na po ako dito. Ayan siya. Napaka fresh niyang tingnan. Kung sa Bisaya pa, mga kalangga, labo. Yan. So, Tagalog. Ang Tagalog, hindi ko alam. Basta labo siya. Yung bata ba, bata. Nagulay ng kalabasa. Nagulay. So, halika, mga kalangga, samahan niyo akong maghihiwa. Cut. Mga kalangga, so tapos na po nating hiwain itong ating kalabasa. Ayan po, oh. Napaka fresh po ng ating kalabasa, mga kalangga. So binalatan ko po siya kasi po medyo may sira-sira yung kanyang balat. Kaya ayon, tapos na at nakapaghiwa na rin ako ng ating mga ating mga lamas. Ayan. At ipapakita ko din po sa inyo ang aking naluto na kaninang umaga na munggo. Ayan. Magang maga po akong nagluto ng munggo. Ayan po, mga kalangga. So nilalagay ko po siya sa container kasi po magigisa po muna ako ng mga lamas pagkatapos po yung kalabasa at isusunod na natin ang ating munggo. So, ito po ang ating paglulutuan, mga kalangga. Nandyan po si Insik at saka si Papa. Hello there, mga kalangga. Ayan, yes, guwapo. Kumusta? Si Papa po ay nililikom niya po yung, pakita mo pa, yung mga buto ng kalabasa. Kasi po, itatanim po namin yan. Ibibilad po muna sa araw at pag natuyo na siya, ready for planting na po, mga kalangga. So, ayan. Ayan po yung ating bahay. See? Ang ganda ng bahay natin, mga kalangga. So, anong ginagawa nyo ngayon? So, ngayon pong araw na to ay tabo po dito. Mercado Day. Ano ba yan? Tama ba yan? Mercado Day? Mercado Day po. Marami po mga tao dito na dumadaan sa kalsada. Masaya po dito ngayon kasi po doon sa banda doon, marami po nagtitinda ng kahit na ano-ano. Sa lupa ni Sir Drew. Yes, sa lupa. Malapit po kay na Drew Barrymore. Kay Sir Drew Barrymore. Kaya po marami pong tao dito ngayon. Kasi Miyerkules po ngayon, mga kalangga. Okay, stay tuned na po tayo, ha? Stay tuned na po tayo sa ating pagluluto ng munggo. Ang ating ginisang munggo. Hangga, ready na ang ating kaldero na paggigisahan ng ating munggo. Ayun. Nilig ko po talaga yung malaki-laking kaldero po para makalagay po tayo makalagay po tayo ng maraming sabaw. Kasi po sa panahon po ngayon, napaka-dilim ng langit at parang uulan. At gabi po ay uulan ng ulan. Nakaginaw po dito, mga kalangga. Kaya pinili ko pong magmunggo ngayon. Ayun. Sa mga gustong matuto ng aking version ng munggo, panoorin nyo lang po ito step by step. At napakadali lang po.
Ayan. Ayan, nilalagyan na ni Angeline ng mantika ang ating kaldero. Sige. Lagay mo lang mantika. Ayan. Okay. That's enough. Bigain natin ng mabuti para yung ano, hindi masayang. Tawan mo yan. Lagay mo yan sa lagayan. Bing, ha? Ayan. Ayan, kapag feel nyo na na ang ating mantika ay mainit na at sakto-sakto nang lagyan ng ating mga lamas. Ayan, may onions tsaka bawang tayo. Ayan, haluin lang ng mabuti. Ayan, haluin ng mabuti mga kalangga para talagang pantay yung kanyang ano, yung kanyang pagkakaluto. Ayan. Naamoy ko na ang aroma ng ating nilagay na lamas. Ayun. Sige, pahalo pa ng halo para hindi siya masunog mga kalangga. Isinabay ko po talaga yung lalagay ng bawang at sibuyas para sabay po talaga silang maluto. Ayan, kapag nakikita nyo na nagkukulay golden brown na yung ating mga lamas, ilagay na natin ang ating munggo. Ayan po ang ating munggo. Ilagay na natin yan. Ayan. Sige. Kut-kutin ang kut-kutin. Aha. Ayan na. Ayan. Ayan. Tapos takpan lang natin siya para kumulo ang munggo. Kalangga ang ating ginisang munggo. So kung nakikita nyo po na medyo ano siya kanang, kung nakikita nyo po mga kalangga na parang kulang talaga siya sa sabaw, choice nyo po or option nyo po na lagyan siya ng sabaw na hindi naman siya masyadong malabnaw. Ayan. Ito na ang ating water. Nalagyan na natin siya ng water. Ayan. Ayan ang ating munggo mga kalangga. Saktong-sakto lang po siya mga kalangga. Hindi siya nagkukulang sa sabaw at hindi po siya malabnaw. Ayan, kailangan po talaga sa sabaw kasi po wala kang hihigupin kung hindi mo siya lalagyan ng sabaw. Ayan. Pagkatapos po ay takpan na naman natin siya ulit para kumulo. So habang hinihintay po natin ang ating nakumulo ang ating munggo, may papakita lang po ako sa inyo mga kalangga, ha? So halika yun, ha? Nakikita nyo po ba ang ating napaka-fresh at napakalaking bunga ng ang ating latunda na saging? Yan po siya. Tanim po siya ni Papa mga kalangga. So, dalawa po siyang dalawang punuan po siya na namumunga. So, puntahan po natin si Papa doon sa kabila kasi kinuha niya yung puso ng isa. Nakuha mo na ba? Ayan na. Oh, ayan, oh. Nakuha po ni Papa yung puso sa isa. Yan po yung puso niya, oh. Yan, daladala ni Papa. Yan po siya, oh. Talagang yung tagok niya ba yung kanyang... O, sa Tagalog, sa tagok. Mansa. Ayan po, oh. Yung katas niya ba? Ayan, talagang nagtutulo-tulo pa talaga. So, samahan nyo kami sa kabila, mga kalangga. May isa pang, saging doon na kukunan po ni Papa ng puso. Ayan na po, mga kalangga. Oh, see? Maliit lang po siya na punuan na saging po. Pero, pag lumaki na siya, marami-rami naman po yan. Sige, Papa, go. Ayan, ang bilis naman. Yan yung kanyang puso. See? Diba? Grabe yung kanyang paan ba? Tagok. So let's go, Papa. Meron pa ba? Wala na? So marami pa pong mga saging si Papa. Talagang totoo yung mga sinasabi ng mga matatanda lang ga. Kapag may itinanim, meron talagang aanihin. Yeah, ayun. Oh. Kaya sipag at syaga lang po talaga ang puhunan, mga kalangga. Kailangan po nating magsipag
magtiyaga at think positive kapag nagtatanim po tayo ng kahit na anong puno or halaman. Hanggang i-check na natin yung ating munggo. Kumulo-kulo na po siya. Isunod po natin ilagay ang ating luya, mga kalangga. Luya. Ayan. Tapos haluin na naman ang ating munggo. Isunod na natin ang ating kalabasa, mga kalangga. Sige, haluin mo, Inday. Ayan. Kasi puluto ng kalabasa ang munggo. Kaya kailangan lutuin naman ang kalabasa. Tapos, isunod ang ating isda. Asa na yung ating isda? Itong isda po na ito, mga kalangga, is tamban po siya. Pinirito ko po. Tapos, hindi naubos. Kaya, ilalagay natin siya sa munggo. Yan. Yan. Sige, i-mix mo. Inday. Ayan. Sige, haluin mo lang. Nilagay po natin ng maaga ang isda po para yung kanyang katas ay mamimix talaga sa mixture natin ng munggo at kalabasa. Ayan, pagkatapos, takpan natin siya ulit. Sitwasyon ng ating nilulutong munggo. Kumulong-kumulo na siya. At ang amoy! Napakabango at napakasarap sa ilong. Sige, check mo nga, Inday, yung lata na ba? Ha? Humok na. So, ayun. Kapag ano na siya, kapag malambot ng kanyang kalabasa, lagyan natin ng seasoning. Lagyan natin ng seasoning. Yan, tamang-tama na yung isa. Kapag nalagyan mo na ng magic syrup, no need mo na pong lagyan ng asin at saka ng ano, kahit na ano pa. Tamang-tama na yun. Kapag medyo matamang pa, yan, lagyan mo ng asin. Pero kapag tama naman sa panlasa mo, okay na yun. Ayun po. I-mix lang po natin siya ng i-mix. Ayan. So, ang kagandahan po ng ating munggo, ay lalagyan po natin siya ng gata. Ay, sorry. Luto naman na. Timplahan. Ano ang mga? Tikman mo muna. Medyo malapot na po ang ating munggo. Last but not the least po, mga kalangga, ang pinakamasarap at ang kanyang main ingredients talaga ay ang ating gata ng niyog. Ayan, naglo-loading pa tayo, mga kalangga. Gata ng niyog, ilagay na natin siya sa ating. Okay. Kaya po hindi ko talagang niramihan yung sabaw kasi may gata pa ng niyog. Ayan, my goodness, ang sarap-sarap naman ito, oh. Para sa malamig na panahon. O, see? Tapos, hintay na lang natin na kumulo siya at kapag kumulo na siya at tamang-tama ng tipla, ready for serving na siya, mga kalangga. Na natin siya, mga kalangga. Okay. Napakasarap tingnan ng ating munggo. Nadurog na ang kalabasa, oh. Sarap. Tikman natin. Yan, saktong-sakto na ang lasa, mga kalangga. Yan, pag nakikita nyo na po na malapot na ang inyong munggo, at saktong-sakto na sa lasa, pwede na nating patayin ang ating kalan. Ready for serving, mga kalangga! Yan! Kalangga, natapos na natin ang pagluluto ng ating munggo. Nakikita nyo po sa background natin ang ating maganda at napaka-cute na bahay. So, shout out po dyan kay Tita VM. Yan. Na siya po yung talaga. Siya po yung dahilan ng lahat. She made our dreams come true. Ang sakto ba? Tinan niya si Insik, oh. Meron na siyang biguti, mga kalangga. So, yun. Maraming salamat po sa panonood ng aming videos. Lahat po namin mga taga-support at nagmamahal po sa amin ni Insik. Maraming salamat po. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat, mga ka-Insik kalangga. So ayan, abangan po ninyo ang ating update sa ating small house, but
Napakaganda. Yan, yeah. So thank you, thank you. So maging malaki ingat na siya kapag may extension na po mga kalangga. Ingat po tayong lahat mga kalangga. Have a blessed day po sa lahat. Ingat po tayong lahat dahil maulan, madulas po ang karsada, at iwas po tayo sa disgrasya mga kalangga. So once again, I'm Langga. I'm Insik. And thank you for watching our vlog. Mwah, mwah. Love you. Mwah, mwah.